We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang regiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Broadcasting Complex sa Iloilo City, ako po si Zen Kilantang. Tatlong umano'y kidnapper arestado sa itinasang rescue operation ng otoridad sa Katiel, Davao Oriental. Isa sa tatlong kinidnap patay na ng matagpuan ng otoridad. Samantala, patay ang may-ari ng karinderya sa San Carlos City, Negros Occidental matapos barilin ng kanyang customer dahil umano sa sukli. At babae naman sa Aroroy Masbate, pinagtataga ng kanyang kinakasama dahil naman sa selos. Abangan ang kabuang detalye ng mga balitang yan maya-maya. Karagdagang mga bagong kaso ng Omicron variant ng COVID-19 na itala sa Pilipinas. Bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing variant, umabot na sa 5 ayon sa Department of Health. May detalye si Darrell Marie Sarmiento ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Sa inilabas na press release ng Department of Health kahapon, 618 Omicron variant cases ang na-detect sa pinakahuling batch ng samples na ay sinailalim sa genome sequencing. Kabilang sa nasabing kaso ang 497 local cases at 121 returning overseas Filipinos o ROFs. 13 sa mga ito ay mga aktibong kaso, 560 ang may tituring na gumaling na, 43 ang patuloy na biniberipika, habang 2 naman ang naitalang namatay. Dahil dito, umabot na sa 5 ang bilang ng mga nasawing Omicron case. Nasa 1,153 naman ang kumpirmadong kaso ng Omicron sa bansa. Samantala, kabilang sa kabuuang 497 local cases na naitala, ang 30 bagong kaso na na-detect sa Western Visayas. Sa breakdown ng DOH-6, 14 na kaso ang naitala sa Capiz, 12 sa Iloilo City, 2 sa probinsya ng Iloilo, at 1 sa mga probinsya ng Guimaras at Taklan. Karamihan sa mga ito ay gumaling na at fully vaccinated. Umabot na sa 32 ang Omicron variant cases na na-detect sa Western Visayas. Sa pagdami ng mga bagong kaso ng nasabing variant, marami na ang naaalarma na baka may community transmission na ng nasabing variant sa riyon. Sa LTU, ang inaugan nila sa mga contact case nila, no? So may sabi ka-pacing sa kadistrito o saka barangay, nila contact trace nila, may contact tracing sila, and sila mismo makahambal na kung may community transmission na depende sa ila. 4 na residente naman ng Cebu City ang nagpositibo din sa Omicron variant ng COVID-19 base sa inilabas na listahan mula sa Philippine Genome Center. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye ang City Health Officer ng lungsod. Ngunit ayon sa kanya, ay maayos na ang kalagayan ng 4. No, nga nai upato nga nabot sa tua, but pag hibaw na to, kay it takes 3 weeks man na siya o na tamahibaw kung Omicron gid siya. I think na graduate na gid tingalin siya niya.
Sa latest report na inilabas ng Department of Health, nakapagtala ang Davao Region ng 10 bagong kaso ng mas nakakahawang COVID-19 Omicron variant. 6 naman ang naitala sa Sugsarjan Region at isa sa Northern Mindanao. Wala pang ibinigay na detalye ang DOH regional offices hinggil sa mga bagong kaso ng Omicron variant. Nananatili naman sa 8 ang naitalang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa Region 1. Ayon sa CHD Ilocos, 7 sa kanila ay ROF at nakarecover na bago umuwi sa riyon at isa naman ang local case na nakarecover na rin. Sa Bicol Region, nananatili pa din sa 2 ang kaso ng Omicron variant na naitala sa lalawigan ng Camarines Sur. Ayon sa DOH Bicol, nagpadala na sila ng samples ng specimen sa Philippine Genome Center para matukoy kung anong variant na ang naitala nitong mga nakarang linggo kung saan muling nagkaroon ng surge ng COVID-19 sa riyon. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pang lumalabas na resulta kung kaya't patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na sumunod sa health protocols para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Sa pagdami pa ng mga naitalang bagong kaso ng Omicron variant, patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na sundin ang mga health and quarantine protocols kung sakaling may mga maramdamang sintomas. Daryl Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Patuloy ang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Samal Island, kaya ang isolation facility sa lungsod ay malapit ng mapuno. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV, One Mindanao. Ayon sa City Health Office ng Samal Island, nagsimula ang pagtaas ng mga bagong kaso noong unang linggo ng Enero. Sa 2,027 total confirmed cases sa lungsod, 84 na ang aktibong kaso. Siguro kaning pagsaka karon sa kaso sa kuha lang ang siguro tungod ni sa bagong variant no kaning Omicron. Gani nanay na discover diri sa rehiyon nga nanatay Omicron cases no ang variant. So lagmit kay very transmissible man ni siya. So lagmit mo na ni ang dominant karon nga variant nga nag-circulate sa population. So isa pod katong sa holidays na to no, holiday season nga medyo luag ang ato ang kumpiyansa no ang mga katawhan no. Bunsod ng dumaraming kaso, malapit nang mapuno ang 2 isolation facility. Sa 55 isolation beds sa isla, 15 na lang ang available. Ang ilang beach resort ay hindi na kinonvert bilang COVID-19 facility dahil nag-operate na ang mga ito simula nung third at huling quarter ng 2021. Dahil sa karamihan ng mga kaso ay mild lang, pinayagan na ng LGU ang home quarantine at isolation, basta pasado sa requirements ng DOH. Samantala, 72% ng target population ang nabakunahan na laban sa COVID-19 sa Samal Island. At inaasahan na sa buwan ng Pebrero ay makakamit na ang 100% ng mga bakunadong residente ng isla. Unta no akong ginahangyo ang mga katong pwede magpabaksin na magpabakuna. And of course, katong sa mga dili gyud pwede tungod kay na sila ay naay medical certificate from their physician. So we allow that, to respect that. Samantala, layunin ngayon ng Dipolog City LGU na makamit ang 100% herd immunity, lalo na ngayong tumataas ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Kaya, puspusan ang kanilang ginagawang bakunahan sa 3 vaccination site ng lungsod. Araw-araw ang ginagawang bakunahan para makuha ng lungsod ang herd immunity. Sa ngayon, lampas na sa 70% ng populasyon ng lungsod ang nabakunahan at hangad ng LGU na makamit ang 100% herd immunity sa katapusan ng Pebrero. Ilang ipaningkamutan sa ilang team nga by the end of February this year, next month, magkabot na nila absolutely ang herd immunity for the Dipolog City. Magpabakuna, no? Kay murag wala may problema siguro. Gawas kun unsa inyong pagtuo kay so far og gasto di man paliton ang bakuna. Sa supply sa bakuna, we have lot of bakuna. No, daghan ng klase sa bakuna, nanubra ang bakuna. Ako si John D. Esteban para sa GMA Regional TV. Itinaas sa Alert Level 3 status ng Interagency Task Force ang 6 na probinsya sa bansa dahil sa pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19. Ayon sa IATF, mula sa Alert Level 2 ay nasa Alert Level 3 status na ang mga probinsya ng Palawan, Camiguin, Davao Occidental, Dinagat Islands, Tawi-Tawi at Sulu simula ngayong araw hanggang sa February 15. Sa ilalim ng Alert Level 3, ang ilang establishmento ay papayagan na makapag-operate sa limitadong kapasidad. Ipinagbabawal naman ang mga aktibidad kagaya ng in-person and classes, contact sports, mga perya at casino.
Local Vaccination Operation Center ng lungsod ng Lapu-Lapu sa probinsya ng Cebu kasalukuyang inihanda ang master list ng mga batang may edad na 5 hanggang 11 taon upang pabakunahan kontra COVID-19. Narito ang detalye sa report ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV, Balitang Basdak. Ipinapaalam ni Attorney James Saison, Deputy Head ng Local Vaccination Operation Center sa Lapu-Lapu City sa probinsya ng Cebu, na sinimulan na nila kahapon ang paghahanda sa master list ng mga batang nasa 5 hanggang 11 taong gulang na babakunahan kontra COVID-19. Bunsod ito sa pagsisimula ng bakunahan sa National Capital Region ng mga batang nasa parehong edad sa darating na Pebrero 4. Pfizer pa lang ang bakuna na nakakuha ng emergency use authorization para sa nasabing age group. Onya, gusto na to nga kita, once muhatag ang national o go signal for the vaccination sa 5 to 11, ready na ang Lapu-Lapu niya, pwede na tamo vaccine dayon. Kaya kasabot ko nga daghang ginikanan karon nga gusto na po magpabakuna sa ilang mga anak ages 5 to 11. Dahil fully vaccinated na, si Luz Viminda Rojas, gusto din niyang pabakunahan ang kanyang nag-iisang anak na 10 anyos. Start na nga, pwede na ang bata o ako na siyang ipa-vaccine, ma'am. Para nga safe said ba, para sa school niya. Aron ma safety. Aron ma safety. Samantala, plano din ni Attorney Saison na makipagpulong sa mga barangay kapitan upang sa health center na isagawa ang pagbabakuna ng second dose at booster shot. Ito ay upang mabawasan ang pagsiksikan sa mga vaccination site kung sakaling magsisimula na ang bakunahan sa mga 5 to 11 years old na kabataan. In light sa Omicron, gusto ta nga daghan atong mabakunahan, gusto ta nga daghan ato ang matagaan og booster dose. Ako si Luan Mayrondina para sa GMA Regional TV. Tatlong magkakaanak ang dinukot sa Cateel, Davao Oriental. Isa sa mga biktima patay na ng matagpuan sa isinagawang rescue operation ng kapulisan at kasundaluhan. Arestado ang tatlong suspect, dalawa sa kanila ay mga dating rebelde. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Agad na pinadapa at pinusasan ang tatlong lalaking ito nang maabutan ng mga otoridad. Sila ang itinuturong suspect sa nangyaring pang-kidnap sa Barangay Malibago, Cateel, Davao Oriental. May nakuha namang mga bolo sa pinagtataguang bahay ng mga suspect sa Barangay Taytayan sa parehong bayan. Dinala ang mga suspect sa Cateel Police Station na kinilalang sina Veloso Magkidong at Joel Magkidong, pawang residente ng Barangay Malibago, at isang Franklin Medija na taga Mongkayo, Davao de Oro. Dalawa sa kanila ay dating rebelde. Actually, ang isa sa mga tulong po kung bakit din nahuli or nahalap yung suspect is because tumulong na po yung community. Noong January 22, isang rescue operation ang inilunsad ng kapulisan at kasundaluhan matapos makatanggap ng report na may nangyaring kidnapping kung saan dinala ang mga biktima sa bulubunduking bahagi ng Barangay Malibago, Cateel, Davao Oriental. Isa sa mga biktima ang pinakawala ng mga suspect upang maghanap ng 300,000 pesos na ransom money kapalit ng kalayaan ng dalawa pang natitirang kidnap victim. Itong kamag-anak na to ay nagsumbong sa mga polis. After that, nagkaroon na ng hot pursuit operation. Naging guide ng mga polis itong biktima mismo. Sa ikinasang rescue operation, patay na ng matagpuan ang isa sa mga biktima na si Rosalie Sayman, 42 anyos, na ginilitan ang leeg. Bago ang operasyon, matagumpay namang nakatakas ang minor de edad na biktima. Kasong murder, robbery extortion at serious illegal detention ang kasong haharapin ng mga suspect. Ayon sa PRO 11, isolated incident lang ang nangyari at siniguro nila na puprotektahan ang mga residente sa lugar. Ako si Orgil Relator para sa GMA Regional TV. Isang buntis patay habang critical naman ang ina nito sa insidente ng pananaga sa Aroroy Masbate. Si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Critical ngayon ang isang ginang matapos pagtatagain ang kinakasama nito sa bayan ng Aroroy Masbate. Kwento ng mga kapitbahay ng biktima. Narinig na lamang nila na tila nag-aaway ang ginang at ang live-in partner nito. Dahil dito, agad pumasok sa bahay ang anak ng ginang na 5 buwang buntis para sana awatin ang dalawa.
Ngunit naabutan ito na tinataganan ng suspect ang kanyang nanay. Anong nangyari? Yung akala ng anak, nag-away lang yung suay lang, suay. Tapos anong nangyari? Pumunta yung bata dyan, yung anak, akala nagsusuntukan lang. Yung pala, tinaga na yung mama. Dahil sa takot, sinubukan pa ng buntis na tumakbo palabas ng bahay. Ngunit hinabol ito ng suspect at nang maabutan, tinaga na rin hanggang sa bawian ng buhay. Agad namang tumakas ang suspect matapos ang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad habang pinaghahanap pa ang salarin para masampahan ng kaukulang kaso. Sa investigation niya, nagkaroon ng parang selos ang dahilan ng pananaga. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit sa 226,000 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at pumalo na sa mahigit 3.4 million ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ating alamin ang COVID-19 update sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa mundo sa report ni Darrell Marie Sarmiento ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Sa datos ng Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, umakyat na sa 362,800,134 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa mahigit 5.6 million dito ang mga namatay. Nangunguna pa rin sa bansang may pinakamaraming kaso ang Amerika na nasa mahigit 72 million. Sa Asia, ang India ang may pinakamaraming naitalang kaso na umabot sa mahigit 40 million. Sa Pilipinas, nakapagtala ng 18,191 new COVID-19 cases ng DOH kahapon kaya umabot na sa 3,493,447 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa kung saan mahigit sa 226,000 ang active cases o mga hindi pa gumagaling. Umakyat sa 1,134,479 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Mahigit sa 54,000 ang active cases sa NCR. Quezon City pa rin ang may pinakamataas na kaso na umabot na sa 236,085. Sinundan ng 139,026 na kaso ng lungsod ng Manila at 82,276 cases ng Pasig City. Sa Region 1, umabot sa 110,123 ang bilang ng mga tinamaan ng virus. 151,411 cases sa Region 2. Nasa 20,449 ang aktibong kaso sa Region 3. 109,320 cases sa Cordillera Region. Sa tala ng DOH, pumalo na sa 631,032 ang naitalang COVID-19 cases sa Region 4A. 41,597 cases sa Region 4B at 62,058 sa Region 5. Sa Region 6, umabot na sa 166,625 ang kaso ng COVID-19. 167,883 ang COVID-19 positive cases sa Region 7 at 59,590 cases sa Region 8. Sa Mindanao, 59,851 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9, 91,099 sa Region 10, 120,444 sa Region 11, 61,228 sa Region 12, 54,498 sa Region 13, at 59,851 sa Barm. Darrell Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor na low pressure area ng pag-asa. Ang shear line ang nagdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa mga probinsya ng Cagayan Valley, Ilocos Norte at Apayao. Ayon sa pag-asa, mananatili itong magpapaulan sa Northern Luzon hanggang sa weekend. Samantalang easterlies at localized thunderstorms naman ang nagdadala ng maulap na kalangitan at isolated rain showers sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
8 miyembro ng CIDG timbog sa kasong robbery sa Pampanga. Nakaalerto si CJ Torida ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Sa himpilan ng Criminal Investigation and Detection Group Angeles City, ang bagsak ng 8 miyembro ng PNP-CIDG matapos maaktuhan na nagsasagawa ng guerrilla operation sa isang bahay sa Barangay Balibago, Angeles City. Rumesponde ang mga operatiba matapos makatanggap ng tawag na pinasok umano ng mga armadong kalalakihan ang isang bahay sa Diamond Subdivision madaling araw ng Miyerkules. Naabutan at inaresto ang tatlong armadong lalaking palabas na ng bahay. Nang pasukin ang bahay, bumulaga ang nagkalat na gamit ng mga Chinese, kabilang ang 12 computer at 5 pang kasama ng mga suspect. Nag-observe kami sa area, nakita ko yung buong place, nakadapa ang mga Chinese, may Pilipino pang nakadapa, and then yung buong bahay, nakabaliktad lahat ng gamit. And then, chinek din namin yung mga vehicle na daladala nila. Some of the personal belongings at yung laman ng bahay, nakakarga na sa sasakyan nila. Sa isinagawang interogasyon, napag-alaman na ang mga naresto ay pawang mga miyembro ng Anti-Organized Crime Unit ng PNP-CIDG sa Camp Crame. Kwento ng isa sa mga Chinese national, hinold umano sila ng mga suspect at hiningan ng 5 million pesos. Nung masubdue na namin yung incident, hinanap namin sa mga Chinese kung sino yung hinihinga ng 5 million. And according dun sa sinasabi nga nitong isang Chinese na nakausap namin, totoo na sinabihan siya na tumawag ka sa boss mo para humingi ka ng 5 million para aalis na raw sila. Itinanggi ito ng mga suspect at iginiit na nagsasagawa lamang sila ng bypass operation sa lugar. And according to them, they are doing bypass operation. Bypass operation of firearms and that their subjects are Chinese. So, chinek namin lahat ng mga legal basis nila. And as yung protocol namin in the conduct of operation. And then we found out that they are telling a lie. Na-recover sa sasakyan ng mga suspect ang pera na nagkakahalaga ng 300,000 pesos at mga US dollar bills na pag-aari umano ng mga biktima. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman ang isa sa mga suspect ay nasangkot na sa kalakalan ng ilegal na droga sa Olongapo City. Nalulungkot po yung ating GPNP sa nangyari dahil po napakarami na po nating mga programa na inimplement po para maisakatuparan po yung internal cleansing program po ng PNP. At ito naman pong nangyari dito sa Angeles po ay masasabi naman po nating isolated case. Bukod sa robbery, makaharap ang 8 pulis sa administrative investigation. Ayon sa PNP, iimbestigahan din ang mga immediate supervisor ng mga suspect upang malaman kung may pagkukulang sa nangyaring insidente. Ako si CJ Torida para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Puspusan ang ginagawang pagbabakuna ngayon sa bansa lalo na't muling tumaas ang kaso ng COVID-19. Narito ang detalye. Mahigit sa 125 million doses na ng COVID vaccine ang naibakuna sa buong bansa. 58,149,158 katao na sa Pilipinas ang fully vaccinated. Mahigit 3 million na ang fully vaccinated individual sa Rehiyon 1 ayon sa Center for Health Development Ilocos. Sa Region 2 naman, higit 195,000 ang nagpabakuna ng booster shots. Higit 6.6 million ang bilang ng individual na nabakunahan ng first dose sa Region 3. Aabot sa higit 839,000 ang fully vaccinated individuals sa Cordillera Administrative Region. Sa Region 4A, umabot na sa mahigit 6.6 million ang fully vaccinated. Mahigit sa 2.4 million doses ang naibakuna sa Region 4B. Habang sa Region 5, mahigit sa 5.9 million doses na ng bakuna ang naipamahagi. Sa Region 6, mahigit sa 4.1 million na ang fully vaccinated sa COVID-19.
Sa tala ng DOH Region 7, mahigit sa 6.2 million doses na ng COVID vaccine ang naibakuna. Habang umabot naman sa mahigit 3.8 million doses ang naibakuna sa Region 8. Sa Mindanao, umabot sa 2,909,568 ang nabakunahan sa Region 9. 4,331,167 doses naman ang naiturok sa Region 10. 4,956,031 doses naman ang naibakuna sa Region 11. 3,396,455 na bakuna ang naiturok sa mga taga Region 12. Sa Region 13, 2,548,265 na katao ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa Barm, 1,658,368 doses na ng bakuna ang naipamahagi. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV. May-ari ng karinderya sa San Carlos City, Negros Occidental, patay matapos barilin ng customer. Habang pinaniniwala ang miyembro ng hold-up group sa Negros Occidental, patay din matapos pagbabarilin sa Bacolod City. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Sa gitna ng pagtatalo dahil ang umano sa kulang na sukli, patay matapos barilin ng customer ang may-ari ng karinderya sa Vigo Silo Public Market sa Barangay 4, San Carlos City, Negros Occidental. Kinilalang biktima ni si Wilmer C., 32 anyos. Ayon sa San Carlos Police, suki ng nasabing karinderyang sospek na kinilala lamang sa alias na Tagalog. Lumalabas sa imbestigasyon na bigla na lang bumunot ng baril ang suspect habang nakikipagdalo sa biktima at binaril ito sa ulo at balikat. Sinubukang pang isugod sa ospital ang biktima ngunit idiniklara itong dead on arrival. Si Elias Sagalog naman, mabilis sa tumakas sakay ng tricycle. According man lang sa ila koan, baisay na lang to. Pero behind that, kasi may ara paguro ipan pangang napatay ito. Kaya pasaway mo sa mamaya, may mga lakat mo siya wala na balan sa mamaya. Patuloy imbestigasyon ng pulisya at pagtugi sa sospek. Hindi naman bababa sa 3 tama ng bala ng barel sa dibdib ang naging sanhi ng kamatayan ni Donald Joseph Casciano Jr. ng Barangay Granada, Bacolod City. Binaril ito ng hindi pa nakikilalang mga suspect Miyerkules ng gabi sa Barangay 2. Makikita pa sa CCTV na tumatawid sa kalsada ang biktima ng pagbabarilin ito ng mga suspect na nasa kabilang bahagi ng kalsada. Narecover sa lugar ang nasa 5 basyo ng kalibre 45. Sa imbestigasyon ng pulisya, si Casciano ay miyembro ng Aki Quadra Hold-Up Gang. Pinaniniwalaang siya ang naglaglag sa kanyang mga kasamahan na dinukot at brutal na pinatay. Tapos may information nga daw nagagwabla nga daw hindi pag-intindihan ay sa ilang trupo. So ang nakapagwa niya, binantayan siya. Ang probability within the group, within the group nga sa ilang malang. Una nang nakita ng pulisya ang sasakyan ng biktima sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Arnold Quadra sa Ilog sa Barangay Villamonte, Bacolod City, pati sa Barangay Blumentritt sa Murcia, kung saan naman natagpuan ang mga bangkay ng magpinsang Lionel at Jundel Raffles noong January 8. Pinaniniwala ang planado ang pagpatay kay Casciano. Galing umano ito sa lamay ng mga itunuturing pinatay na kagrupo ng ito'y pagbabarilin. Patuloy imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Ako si Adrian Prietos. Para sa GMA Regional TV. Lalaking putol ang mga paa na magaling mag-vulcanize hinahangaan sa Sarat, Ilocos Norte. May ulat si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Hinahangaan ang 50 anyos na lalaki sa Sarat, Ilocos Norte dahil sa galing niyang mag-vulcanize. Bagamat putol ang dalawang paa, kayang-kaya pa niyang makipagsabayan sa trabaho. Mula pagbuhat ng gulong hanggang sa pagtanggal ng rim ay kayang-kaya niyang gawin na mag-isa. Kayang-kaya na siya. Sanay na po sa lihat. Tiga-tiga lang po siya. Nagkasakit raw siya noong bata hanggang sa maputol ang kanyang mga paa. Tanggap na rin daw niya ang kanyang kalagayan at nagpapasalamat pa rin dahil kaya pang magtrabaho. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV.
Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.